And they feared exceedingly, and said one to another, "What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?" Okay, pansinin niyo po dyan, sabi niya, "Peace be still." And the wind ceased, and there was a great roar. So kayo, Panginoon, salamat sa mahal niyo, Panginoon, kung ito na ngayon sa bawat isa. Ito, Panginoon, the way ito naman sa Spirit, Panginoon, always. Lahat ng mga ipinig, Panginoon, lahat ng gusto malaman yung malawagan sa kanila, gusto din namin ito, Panginoon. Malawalagi, yung patawad din sa amin, mga salamat sa inyo. Magulang po yung mga bagyo, makalikobro ang bawat isa. Mag-aaral namin yun, mga bagyo sa buhay namin, lay namin. Shelter in the time of storm. May title po ito, Shelter in the time of storm. Subtitle. Jesus brings peace in our troubles. And so may problema ba kayo? Sinong walang problema? Walang problema. Sino po? Okay, saan na ito? Hindi nila ako gagalaw. Sino walang problema? Sinong meron? Problema ka na, Laika? Ay, kamay pala ni Charles eh. So, lahat tayo may problema, di ba? Naisip ko nga kayo eh. Kaya may konting dyan bigas, may konting sabon. Okay ba yun? Salamat nga, kala ko wala kayo eh. Pero ganun lang, continue ang buhay. Amen? Subjective natin para tayo ay malaman natin ang Panginoon ang pwede mag-protect sa atin. Katulad nun, nung unang yung dilubyo, yung undoy, medyo kalmado naman ako, kaso sobrang kalmado ko. Eh, first floor lang kami dati. Bahala mo lang gamit dyan. Ay, pumapasok na sa bahay natin. Maya mo lang, di tataas yan. Maya mo yan, tumataas pa. Ako, binumbahan na namin yung ano, si Stephen, naliit pa. Malulunod. Hindi, pray lang tayo. Yung mga bata nga sabi, naglalaro pa saan eh. Pero hindi nyo alam, pwede kayong agusin doon. Men, pag ganun ka, ano, tas ang putik niyan, pag may nalunok ka dyan, patay ka. So, may mga problema tayo, pero ang Diyos ang magpoprotekta sa amin, sa atin. Amen? Pag hindi pa natin oras, ibalak pa ang Diyos sa atin. Ilan ba namatay daw? Ang dalawa lang eh. Mga Pilipino, sanay na rin sa ano, yun oh. Eh, namatay na dalawa lang ba? Hindi na. Wala dito. Ngayon pang update, may natabunan. Sa Cagayan po may namatay? Madami. Ah, madami? Ba't kaya sila? Ang layo nila nun, no? Nag-open kasi yung dam, eh, no? May nakuryente pa? Hindi nag-automatic? Nagbukas yung buksan ko agad yung kuryente ko nila nalaman na buksan. Baka bukas din pala yung gate ng dam. Ah. Ang hirap, di ba? Sinong natakot nung bumaha? Ay, matatapang pala kayo eh. Ito kasi wala sa kanila eh. Ha? Sino umiyak? Sino doon? Oh, di ba? Kasi nakakatakot eh. Talagang lunod ka niyan. Eh kung nalubog ka nga sa swimming pool isang ano, di ba?
Eh, kung putik pa yan. Naglilinis kami dito. Ano kaya itong itim na to? Ano kaya itong... Ang dami palos. Ha? Ang dami mong palos. Ano? Palos. Ano yung palos? Ahas. 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 Yung mga pupu pa dyan, diba? Halo-halo na yan. So, ang hirap. Pero alam nyo ba? Ngayon nga, katulad nyo, buhay pa tayo, amen? Tinawaan tayo ng Diyos. Hindi mo alam yan, mga force of nature. Hindi mo alam, pag lumindol. Pag ang Diyos ang gumawa, yun pala ang ating ano, no? Tawag sa Bible yan, storm or tempest. Yung mga bagyo. Ngayon. So, anong gagawin natin pag may bagyo, di ba? Ang ginagawa natin? Wala tayong magawa, hindi pwedeng labanan yan, di ba? Kung meron sa YouTube nun, di ba? Patawa lang yun. Yung mga kanta pa, ginagawa ko rin dati yan eh. Pero pag binaha ka na, hindi ka na makakanta nun. Diba? Sabi sa Isaiah 4:6, and there shall be... Nako, kailangan ng jumong doon ka nga sa tabi nito mga to. Dito ka, Aaron. Kaso kaibigan mo rin to eh. Hindi lang maingay ha. Pakikutosan na lang, Jamie, pag maingay ha. Ito tayo makakano eh. Bawat minuto nito nagmamatter. Pag nakikinig kayo, maruruto kayo. Kung hindi, puro sermon na lang tayo. Ano yun? Sermon within a sermon. Hirap. May nanonood sa atin live po. Gusto kong kamerahan ko rin kayo, makakulit kayo. Okay. So, sabi dyan, and there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, for a covert from storm and from rain. So, yung pinangako kasi ng Diyos dito, pag dumating sa atin yung problema, meron namang kublihan. Amen? So, ganun yung pag nag-storm na, na tayo magagawa kundi, kumubli, di ba? Tumago, yung mga taga-baybay sa pa, doon sa kinaan eh. Kinalaika eh. Diba yung iba dito? Yung tayo sa mataas, di ba? Higher ground. So wala kang magagawa kasi ang storm ay gawa ng Diyos. Sabi sa 25:4 ng Isaiah, and for thou hast been a strength to the poor, strengthen to the needy, strength to the needy in distress, a refuge from the storm. So ngayon, tinutukoy na dito ang Diyos daw. Ang Diyos, pag ang tao ngayon ay may problema, wala tayong ibang takbuhan. Sino tatakbuhan mo? Ay, wala ka ng pera, ganyan, wala ka ng makain. Iniwanan ka nung sino? May sakit ka. Sino nagkasakit na matindi dito? Sino yung gusto yung magkasakit? Ang hirap nun, di ba? Isang nga, trangkaso lang, parang feeling mo, pag kailangan mo magtrabaho, hindi mo kayo magtrabaho pag may sakit ka eh. Sino tatakbuhan mo? Ay, kung magtuloy-tuloy yan, tapos tinakbo ka na sa ospital eh, wala, nagkaroon ka pa ng COVID. Diba? Kaya huwag tayong mayabang, amen? Hindi mo kaya yan. Kaya ang Diyos daw, ang sabi dito, siya ang refuge from the storm. Ngayon, gusto ko sabihin din, Minsan, hindi natin lang kung sinisisisiin. So, pinapanood ko yung mga balita, kanya-kanya si Sena naman yan. Eh, kasi yung project, ganyan-ganyan, in Noah, na wala lang pondo. Diba? Ah, dapat ito, hindi sinemento yan. Dapat kasi pag simento daw kasi hindi ma-absorb ng dagat tuloy. Ng tubig, hindi ma-absorb yung tubig. Tama rin yun eh. Dati, wala namang ganyan. Pero actually, sabi daw, matagal na yung baha, talagang normal yan eh. Okay, pag talagang na-timingan, dito dumaan yung bagyo. Pero kanya-kanya sisihan na. Pero alam nyo ba, sino ba gumagawa niyan? Ang mga bagyo, mga dilubyo po, ang Diyos din ang may gawa according to the Bible. Sabi sa Isaiah 28. Tingnan natin ha. Para makita nyo rin. Kasi ang hirap nung sisihan, tayo na sisihan. Gobyerno lagi. Ang gobyerno naman. Wala nang magawa. Sabi ng mga general, ilang tao ba natin? Hindi naman natin kailangan i-rescue lahat yan. Eh, rescue kami, tatlong araw na kami sa bubong. Ilang ba helicopter ng Pilipinas? Sabi ng mga ano. Wala, hindi mo kaya yan eh. Sabi dito, behold the Lord, that a mighty and strong one,
which is a tempest of hail and destroying storm, as a flood of mighty waters, overflowing. Yan, nag-overflow. Dapat sa iglog lang yan. Umanod na dito. Shall cast down to the earth with the hand. Ibig sabihin lang dito, actually, ibang tinutukoy niya dito, army actually ito eh. Pero kinukumpara sa bagyo, kinukumpara sa baha. Ang Diyos daw ang gumagawa niyan. So pag gusto kanyang parusahan ng context ng Isaiah, ganun. Yung mga bansa, ginagamit niya para parusahan yung Israel at yung ibang bansa pa. Amen? So, ang sino gumawa ng baha? Sino gumawa ng bagyo? And Diyos din. Eh, ba't ganun? Ganun talaga. Sabi dito sa 6:29, thou shalt be visited of the Lord of hosts with thunder, and earthquake, and great noise, with storm and tempest, and the flame. Lahat na. So pag ikaw daw ipaparusahan ng Diyos, bibisitahin ka. Sino gustong bisitahin dito? Natuwa ba kayo pag binibisita kayo? Depende, di ba? Yung iba, pag binisita ang kamag-anak ko, ang dala niyan, problema minsan, di ba? Naalala niyo yung joke natin? Sabi, tay, magiging ano na tayo, lima na tayo. Uy, buntis ka ba? Hindi. Dito natitira yung mga kamag-anak ko. Mga ganun joke eh, di ba? Kaya nangyayari yun. Lalo ngayon siguro. Pero sabi dito, ang bibisita yung Diyos, anong gagawin niya? Paparusahan niya. Itong mga nations, especially Israel din, ha? Loko-loko, yung nabasa natin, yung mga Benjamin, di ba? Yung mga bakla nga kasi yun, pinatay sila ng mga kapatid nila. Kasi iyak-iyak sila, wala, di ba, 12 tribes yun eh. Eh, wala na yung isang tribe. Later, maglo-loko sila, 10 ang mawawala. Nakikita nyo, kaya huwag kayong loko-loko sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi lang bagyo, earthquake, thunder, pati lalo sa Australia tsaka si California, ang sinusunog na sila dun eh. Loko-loko yung mga yan eh. Sa California nag-umpisa, kung di ako nagkakamali, dyan una yung gay marriage. Dyan nag-umpisa yan. Ah, divorce muna, then gay marriage. Lagi sila nangunguna doon kasi mga loko-loko mga tao, mayamang kasi. Kaya pinaparusahan ng Diyos. So ganun din sila. So nakita natin malinaw ha, ang punishment ang gagaling din sa Diyos. Sabi sa Psalms, ito na lang, bilisan ko na lang para makausad tayo. Hindi, tingnan nyo na rin. Psalms 85:83-15. Sabi dyan, so persecute them with thy tempest and make them afraid with thy storm. O Tagalog, may nananalangin, sabi, husgahan nyo sila. Kaya minsan parusa yan eh. Ganun daw din sa, sabi ng mga pastor, yung New Orleans, ganun din yun, dahil daw baklado, sabi nila. Ano nangyari sa New Orleans? Binaha. Amerika yun ha, binaha. So sabi rin sa last na to, sa 107 ng Psalms, 25. Ano ba si Johan ba yan? For he commanded and raised the stormy wind which lifted up the waves thereof. So, ang Diyos daw ang nagko-command. Okay, gusto kong pausa mga Pilipino. Biya, samba na samba sa Diyos, Diyos. Sige. Ganun yun. So, ano dapat natin gawin? Pag nagkaroon may bagyo, huwag niyong gawin joke. Ah, wala na yung bagyo. Ulitin ng Diyos yan. Amen? Gusto mo mawala ng mga property? Gusto mo ba yun? Nilinis-linis mo yan. Buti nga yung piano, naakit yan lahat. Ito, matibay naman ito eh. Yung electric pan, medyo naakit namin ng konti. Yeah, palitin na rin yan eh. Amen. Pero yung maganda, sabi sa 29, dito lang, sabi dito, he maketh the storm a calm. Okay, yung bagyo daw, di ba? Lakas ng ano, nung umaga pa lang yun. Ang hirap na rin matulog, di ba? Kasi... Yeah. So, pero nakakatakot habang andun yung bagyo. Mga ganun eh. Eh, lalo na kung ano, sabi nung isa sa taga San Mateo dyan. Pastor Jun. Nakatulog ba kayo nun?
Eh, si Nadjanal din, text ng text yun eh. Chat ng chat. Si Pastor Lito daw, di na nakatulog. Kasi sina marami ng kapatiran sa nasa gilid ng ilog. So sabi dito, pag ang Diyos ang nagpatigil dyan, tigil yan. Amen? Amen. Yung mga waves na yan, nakakatakot din yan. Amen, yung pag-uusapan natin, actually. So, sino dyan, sino nagpapatigil yan? Kaya pray lang kami ng pray, Lord. Parang tumigil nga na maaga, di ba? Kasi dapat hapon pa yung titigil eh. Ang panalangin ko, Lord, maawa naman si Nebens, yung pala naglalaro pa sa ilog, mahira talaga. Pero yung mga gamit nyo, di ba? Mahirap. Nanay, tatay mo ngayon, naglalaba. Mga module, basa, okay lang, papalitan naman eh. Kaso, napalitan kaya nila. Baka binaharin yung school. Di ba? Nagpakawas ako kahapon, sabi nila, binaharin sila dun. Ang dami nagre-reklamo, ang daming ano. Buti nga, marami silang kita. Pero pagod-pagod yung mga nag-uhugas nga. So ang Diyos ang inabot po lahat sa Marikina, Mateo. Anyway, so baga natin tatlong realidad lang para pag-uwi natin, masaya tayo. Amen? Alam natin, babalik pa yan eh. Sabi ko nga sa kanina, mayaman lang tayo, lahat tayo nakatira sa bundok. Kaya yung bundok naman, pag ginusto rin ng Diyos, gumuguho. Walang safe eh. Yun ang totoo. Ang safety nasa Diyos. Meron, ganun nga. Yung mayaman, ang ganda ng bahay nila, sira na yung pamilya nila. Diba? Isang ganun. So, sobrang yaman, di ba? Yeah, so tatlong bagay lang po, no. Again, title nito, shelter in the time of storm. May bagyo sa buhay natin, anong gagawin natin? Pag-aralan natin tatlong bagay na to. Ang main carriage tayo. Number one, the verse 37 ng ating actually nasa lahat ng gospel to. Sa tatlo, I mean. Masabi diyan kanina, the same day when even was come, he said to them, let us pass over unto the other side. So ito yung una. Ang gusto ng Diyos, by the way, hindi ba nila alam na may darating na bagyo? Sabi ni Jesus, isang tingin mo nga lang sa langit, alam mo may bagyo na, di ba? Ganun yung normal, yung mga matatanda, ganun daw yun eh. Alam mo na, parang ang lakas ng hangin. Tapos yung ulap, medyo ano. Kaya sabi ng Panginoon, gusto nila, sabi ng leader, sige, tawid tayo. Amen? Matawid sila. Ngayon, sabi dito, yun na. The 37, and there arose a great storm of wind, and waves beat into the ship, so it was now full. So, sino na ba naglayag dito? Nakasakay na ba kayo sa barko? Mabata pa kasi, nakasakay ka na? Saan ka pumunta? Ayan. So, maganda yung dagat, di ba? Pag walang bagyo, ganyan lang yan eh. Ang gandang picture. Pag bumabagyo, ganun sila. No? So may bagyo. Sabi ko, the waves beat into the ship. Ba't pala medyo nagpakita ako dito kaso wala tayong time. Ang nangyayari sa bagyo, dito at least nasa lupa tayo. Dito, umakyat lang kami dito eh. Eh, lumipat lang kayo doon sa kinalike eh. So, kahit bumabagyo dyan, may baha dyan. Andun lang kayo sa lupa. Eh, paano mag nasa dagat kayo? Diba? So, mamatay ka talaga dun. Kaya takot na takot yung mga disipulo. Di naman mga duwag to eh. Kaso, actually, sanay nga sila sa ano eh. Kaya, naniniwala yung iba, marami, pagsubok talaga ng Diyos to eh. Kasi, alam mo yun eh, pag bagyo, hindi ka na maglalayan. But anyway, so, nung mangyayari ito yung balko nyo, may waves dito, bush! Diba? Eh, yung hangin nga lang, hangin pa yun. Eh, paano kung mga waves yun, nakakatakot, andun ka sa barko, tas dagat. Puro dagat nakikita mo. Eh, wala kang nga rin nakikita kung gabi. Tapos, bush! Uy!
Panoorin niyo sa YouTube pag talagang ano, yung ano nila. Hindi lang yun, syempre. Umuulan pa. Na-imagine yung barko. Wala akong visual aid eh. Nalito yung barko. Pag umalo niyan, hanggang ganyan yan. Saan dadalhin niyan? Hindi mo alam. Eh, nabaha pa. Ano mangyayari sa barko pag mayroong tubig sa ibabaw? May sira, lulubog. Ngayon tayo, last week lang, may binaptize, di ba? Sarap eh. Gustong gusto niya sa tubig eh. Pero kung ganun karami, nakakatakot yan. Kaya ang gusto ko lang sabihin dito, mga kapatid, sa ating number one, sabi dito, it's not easy to be in a great troubles of life. Yan lang po yung pansit. Ah, pansit. Shanghai, nay, pera. So pag nasa Baguio ka, hindi madali. At especially itong mga bata kasi masaya kayo, di ba? Kaya nakita nyo ba yung mga magulang nyo? Na-observahan nyo ba yung mga magulang nyo? Yung mga binagyo? Kamusta sila? Diba, hindi magkauga, hindi magkanda-ugaga, di ba? Linis lang linis. Lalo yung mga bahay, laba-laba. Last nung naundoy kami, buti nga ito, nakit lahat ng damit eh. Nung undoy, isang linggo kami. Ang baho. Diba? Parang ayaw mo lang, ano, tapo na lang yan. Eh, lalo yung mga, yan, yung higaan. Kung pinasok ng putik yan, paano mo ha? Tubig, tubig. Ang hina ng tubig kasi lahat gumagamit ng tubig. Ah, nasusuka ka na sa baho, di ba? Yung ba, tatapo na lang, may pambili. Yung sa amin, tinapo na rin yun eh. Pero nilinis ko pa yun. Mahirap ba magkaroon ng problema? Bata? Masarap ba magka problema? Hindi. Ang gusto ko sabihin mo actually dito, isa pa rin to. Kaya natin pinag-aaralan to kasi mga bata, minsan hindi nyo na-realize, ang hirap niyan. Alam nyo ba? Especially sa spiritual nyo, ang daming hindi na nag-church ngayon. Bakit? Pag dinaanan ng bagyo ang buhay nila, yun yung gagawin nilang dahilan. Bakit? Lord, huwag mo kang pinabayaan. Diba? Tama ba yun? Buhay ka pa nga eh. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? Pero minsan yun ang nangyayari. Dahil lang sa mga storm sa buhay natin, yung importanteng bagay, ngayon last week, diba, yung ating sermon, hindi yan for sale. Pero bebenta mo na eh. Ayoko na. I give up. Eh, buhay ka pa rin. Hindi ka nang pwedeng ano. So, hindi ka pa rin give up. Eh, mag-sumikap ka na rin lang. Amen? Darating yung bagyo, yun lang gusto ko sabihin. Hindi madali yan. Sabi dyan, a great storm of wind. So, hindi ito basta-basta. Kasi lang yung inahataw. Pag sinabing bit, parang inahataw. Parang ganoon sa buhay natin yun eh. Problema kanina, mamaya, problema na naman. Problema sa asawa, problema sa boss, problema sa empleyado, problema sa business, problema sa pera, problema sa anak, problema sa gobyerno, problema sa mga kulit, problema sa pag lumalaki yung anak mo, ganun din, ba, lumalandi na, problema na naman, matanda ka, sumasakit yung ano, problema na naman, nagkasakit ka pa, ano yung problema na lang, anong gagawin natin? No? So kaya hinahanda tayo ng salita ng Diyos. Kung ikaw yung tipong yun niya, sabi ko nga si Vince, palaro-laro pa sa ulan, sanay na eh. Diba? Itong mga anak ko, kaya gusto kong patirahin doon. Pag andun ka, wala kang choice. Diba? Ang buhay, tuloy, tuloy lang. Pero pag may problema, konti, tuloy lang. Amen? Pero yung sinasabi ko dito, minsan, para sabi dito na napasukan na sila ng tubig, di ba? Lulubog na ako. Ganun din minsan sabi, Lord, problema ako ito. Nadagdagan pa. Wala ka naman pera, magkakasakit ka pa. Kasi iwanan ka pa ng mahal mo sa buhay, ganun. Hirap nun, di ba? Tapos tumatanda yung mga anak mo, di marunong magbasa, tapos makulit pa, di pa nakikinig. Kaya minsan yung mga magulang din, minsan ano na eh, give up na eh.
Oh, kamusta po yung anak niyo? Nag-aaral ba? Kamusta? Ang katabaho lang. Hindi na iniisip yun kasi minsan give up na. Hindi tayo dapat ganun. Amen? Hindi madali. Sinasabi ko lang, hindi madali. At naiintindihan ng Diyos yun. Naiintindihan natin yan. Amen? Pero dapat, katulad sa bagyo, huwag kang magpaano. Pag, yun nga, limasin mo, di ba? Kung pumapasok yung tubig sa bangka mo, ano gagawin mo? Okay, punuin mo na, para lumubog na, matay na ako, ganun ba? Limasin mo lang, nakakabawas din yan. Kahit papaano, huwag kang matakot dun sa mga humapalo ng mga waves. Doon ka sa bangka eh. At actually, maganda dito, kasama nila ang Diyos. Ang problema, ito yun, number two. And number one, it's not easy to be in great troubles in our life. Hindi madali yan. Alam natin yun, reality yun. Kaya number two, sabi dito, 38. And he was in the hinder part of the ship. Sino yun? Jesus yan, di ba? Asleep. No, tulog pa. So nung bumabagyo dito, nag-aakit na kami ng mga ano, isya na, palaro-laro lang dun eh. Ang kailangan kasi bata eh, di ba? Alam nyo ba, yung iba nasa storm, kalmado pa. Bakit si Jesus kalmado? Sabi ko nga sa inyo kanina, alam nyo na yun eh, babagyo na yun eh. So siya, si Jesus, na masipag yun eh. Talaga siguro pagod na pagod, nag-preach. Nag-preach dito. Actually, pag tinignan nyo dito, yun eh. Di ba yung parable? Ilan yung nakinig sa kanya? Napakarami. So dati wala pang mic. Buti nga may mic. Kapag nagsalita ka ng isang oras, nag-preach ka, pagod ka niya pagkatapos. Amen? Natulog lang siya. Pero ang gusto ko sabihin dito, sabi dito, Master, sabi ng mga disipulo, carest thou not that we perish sa Tagalog. Lord, matay na tayo. Natulog ka pa. Wala ka bang pakialam? Parang ganun eh, di ba? Carest not thou. Tama ba yun? Sabihan mo yung ano mo? Nay, magutom na ako. Tagal mo naman dyan. Tama ba yun? Opo. Basta, wala nang ano dito. Wala nang upuan. Bumili ka na. Tama ba yun? Pwede mo sabihin mo sa Panginoon yun, Lord, mamatay na kami. Gumising ka nga dyan. Hindi nga na utulog ang Diyos, di ba? So number two natin, gusto kong pag-isipan natin, it's easy to assume that the Lord doesn't care. Pag andyan na yung problema, ang dali para sa iba niyan, lalo yung mga atheist. Sabihin nyo nga, ito nyo, walang pakilaman Diyos sa atin. Ngayon, bibida dito, mga politiko. Diba? Kanya-kanyang bida na naman yan. Gobyerno, magsasagip sa atin. Pati sa virus na yan. Bira. Sabi nung, ayun ko, nagbibiro yung iba sa Facebook eh. Hindi daw nakapasok yung rescue. O, wala kayong mask ha. Huwag kayong pumasok. Totoo ba yun? O, joke lang. Sa kutosan eh, di ba? Hindi nila alam anong kakatakutan nila. Takot sila sa virus. Takot sila sa lahat. Hindi sa Diyos. Tama ba yun? Kanina tayo dahil matakot. Kung may takot ka sa Diyos in the first place, di ba, naglingkod ka sa Kanya, nag-soul winning tayo, hindi itong mga tao to, hindi sasamba sa Diyos Diyosan. Pag hindi sumamba sa Diyos Diyosan, papalusahan pa tayo ng Diyos? Ng ganyan? Parang gusto na tayong ubusin ng Diyos? Kasi nga, kasalanan din natin, nakita natin kanina, di ba? Galing sa Kanya yan eh. Ngayon, bihira yung ganyan, kagalitan ka pa niya pag nag-post ka sa Facebook. Yan, kaya tayo pinapalusahan ng Diyos dahil sa ganito kasalanan. Naku, mumurahin kanya mga tao yan. Sasabihin nila, ano, ito na nga, nahirapan na tayo. Puro ka ba Diyos dyan? Pero yun ang totoo. Ngayon, nakabasa lang natin eh. Wala kang pakilam dyan, tutulog ka ba? Imagine nyo yun. Sabihin mo yung Panginoon ng gano'n, o kaya yung nanay mo. Alam niya na yun, amen? Huwag na huwag. Kaya sabi dito, madali yun sa atin pag dyan na yung problema. Hindi yung problema. O sige, sisihin ang Diyos. Mali. Okay, hindi siya natutulog. Papahinga lang siya. May timing yun. Diba? Alam niya na hindi sila lulubog. Alam niya kaya niyang patigilin anytime. At kahit mamatay sila, kaya niyang buhayin kayo lahat. Diba? Tama ba yun? Sino ligtas na dito? Ba't kinatakot sa bagyo?
Diba? Mas maganda ka sa langit eh. Ha? Sige nga, punta nga kayo sa Cagayan. Hindi, matapang to eh. Yan ang lalaki, men. Eh, tumulong ba kayo? Paglaba. May module ba kayo ngayon, this week? Itong mga tutuloy lang ang module nito eh. So, yan. Gusto kong sabihin lang, amen? Huwag nating sisihin ng Diyos. Kung natetem ka, may problema ako, gusto kong sisihin ng Diyos. Dahil makulit yung mga anak ko, sisihin ko ang Diyos. Pati mo sabihan. Diba? Ay, nag-post ng ganito yung anak ko sa Facebook. Hindi, alisan mo ng Facebook. Sa mga problema sa anak natin. Sige. Makulit. Sabihan. Ano pa? Wala na akong pera. Magtabaho pa. Ano pa? Kami problema ba na hindi pwedeng ano? Tulungan tayo ng Diyos? Ang walang care ang Diyos. Nabanggit na natin last time, di ba? Sa Matthew 6. Alam niya nga yung ano mo eh. Yung buhok mo, bilang niya. Yung ibon, mawawalan ba ng bulate? Sa dami ng ibon, lagi may bulate. Ba't ganun? Ganun yan, di ba? Pag-aaral yung science yan. Ecosystem yan eh. May kakain, may kakainin, dadami yung kukain, hindi yan ang ubos. Ang Diyos na nagpaparami yan. Amen? So, huwag natin sisihin ang Diyos. Amen? Ngayon, yung ano, nasira na naman. Sabi ko, pinundan na nga yan eh. Mahal makala ako, matigas yan. Di pala. Cabinet. Wala, ganun talaga. Huwag mo sisihin ang Diyos. Sabi niya, nasa likod pa siya, tulog pa. Ngayon, tuloy na tayo. Amen. So, sino pa yung sumisisi sa Diyos? Napansin niyo ba? Kasi nakakadamay din yan eh. Pag yung mga kasama niyo sa bahay, sinisisi ang Diyos, ganun na rin kayo. Diba? Kaya ganun yan sa church, sa bahay, I mean. Pag yung mga pamilya mo wala sa church, pa-easy-easy lang doon, tapos sinisisi ang Diyos, minsan ayaw mo na rin eh. Kaya labanan nyo, amen? Manumpala tayo kasi Diyos, amen? Amen. Kahit pa ganyan, nakatuwa nga, puno pa rin tayo. So, puro bata. Kung mga magulang nyo, may tiwala ba sa Diyos? Sana, amen? Sabihin nyo sila, Panginoon tuloy. Nay, tay! Ang dami ko natutunan sa church, ganun rin nyo. Para mag-ano rin sila. Tiwala rin sila sa Diyos. Okay, number 3 na tayo. So, ano nangyari? So, ito na. And the arose and rebuke the wind. Napanood nyo ba yung sa... Ano yun? Yung cartoons? Superbook, di ba? Sabi niya, peace be still, boom! Parang ganun yun eh. Ay, parang last time, parang last Saturday. Diba? I believe na kayo nag-pray nito. Kasi hapon pa dapat lalabas yung gabi pa nga dapat lalabas eh. Ba't huminto na? Mga ano pala, huminto na ng mga alas 10, diba? Bumababa na, bumababa na yung baha. Saan pumunta yon? Sa iba. Pero huminto na kasi yung malakas na ulan. So, kayang gawin ng Diyos yun. Men, ano yung matinding problema sa atin? Ah, wala na akong ano. Ang kulit ng anak ko. Dali mo sa church. Hindi na, kawawa si pasto, no? Nampakailan ko yung pasto, siyang sumayang mo na sumayang mo dyan. Dapat yung mga magulang ang nag-aano sa atin, di ba? Hindi naman si pasto. Tulong lang si pasto. Di ba? Ngayon, kayo naman, mga bata, edi huwag na kayo magpasaway. Di ba? Kasi hindi makakabuti sa inyo. Lagi sinasabi siya, pag makulit kayo, hindi kayo nakikinig. Yung mga aral na dapat natutunan nyo na, hindi nyo natutunan. Ulitin na naman. Yung mabuti man lang kung ano, maulit pa. Kung hindi ka na makapunta, layang kakulitan mo, saan ka dadalin yan? Kapahamakan, di ba? Ito mga nagdadalaga, ganun din yan. Nabola ka lang dyan, hindi mo kasi alam yung salita ng Diyos. Nabola ka na.
Ano nangyari sa mga babae madalas? Oh, kita mo na, alam na alam ni Nicole. Si ano, alam na rin ni ano yan. Nasaan na si... si Jacin? Ayan, alam ni Jacin dyan, di ba? So, hindi na siya gagaya, di ba? Ang hirap nun. Hindi pa nga mature utak mo, wala ka pang pampagatas dyan. Buti mo lang, meron kang pampagatas. Napakamahal ng gatas. Nabigla ako yun. Ako nga, may trabaho na ako nun eh. Ha? 500? Ganyang kaliit? Ganun pala gatas? Sabi ko na, wala ka bang pampadede dyan. Maano ka dyan eh, pag ano pa. Lalo yung pinaka maliit na maliit. Yan ang pinakamahal. So dapat mag-isip-isip kayo, matuto kayo salita ng Diyos. Amen? Yun lang eh. Hindi pa yun. Lord, pwede ba wala ng bagyo ever? Forever, walang bagyo, walang lindol, walang init, walang lamig. Lahat tama. Hindi nga pwede yun eh. Pag pinag-aralan yung science yan, talaga umiikot yan. Dito naman ang baha, dito naman ang bagyo, dito ang lindol. Ganun talaga. So kaya sabi niya nila, kunwari mahina ka, di ba? Nagbuhat-buhat kami dito. Anong dapat mangyari para gusto mo, kunwari, alam mo, kailangan mo magbuhat ng mabigat. Anong gagawin mo? Magbuhat ka ng magagaan, tapos lalakas ka na, kailangan mo magbuhat ngayon, kailangan mo magtrabaho. Pag malakas ka na, eh, no ngayon kung marami yan, di ba? Mabigat ba yan? Eh, malakas na ako eh. Ganun tayo spiritually din. Alam mo may darating na bagyo, magpalakas ka, amen? Itong mga to, mga magbibinata itong mga bata, pag nagbinata kayo, may mga pagsubok kayo sa buhay. Alam nyo ba yon? Ang dami na expectations yun. Lalaki ka, magtrabaho ka. Kapag mahina-hina ang loob mo, nakita naman yung mga lalaki, hina ng loob. Lalaki ka ba? Diba? Ba't ganun ang tanong? Hindi, babae ka ba? Kasi expectations sa lalaki, matalino, madiskarte, malakas. Hindi yung... Ano magagawin natin dito? Nay! So, ano yung mga expectations sa lalaki? Maging matalino kayo, maging masipag kayo. Ngayon pa lang, pagandaan nyo na yung mga troubles na darating sa buhay nyo. Inaway ako ng asawa ko, ayaw sumunod. Bira ka. Kanina magusumbong. Nanay mo. Ano ba yun? Kung handa ka na, alam mo yung salita ng Diyos, yung problema na yan, hindi yung problema. Amen? Kaya mong dalhin. Yung sinasabi natin dito. Ang gusto ko sabihin actually ito, number 3, anong ginawa ng Panginoon? Yan, dali lang pala nun eh. Iyak-iyak ka dyan, sinisisi mo pang Diyos, tumawag ka lang pala sa Kanya, ganun lang pala yung paraan. Kaya number 3, it's easy for the Lord to solve our problems. Ganun kasimple. Tinawag nila, alam niya pala yan, makapangyarihan pala siya. Yung kapangyarihan niya, walang limitasyon. Ba't ka matatakot? Amen? Kaya sabi dito, yo, peace be still, boom. Bigla nagkaroon ng calm. At kanina, great storm, ngayon naging great calm. May great calm ba? Oo, oh, yun talagang ano, di ba? Pantay na pantay, walang problema. Oo. Oh. Kaya ganun din po sa buhay natin. Kung sabihin na, sawa na ako sa hirap. Sino bang hindi? Pero darating yan sa tamang panahon. Kaya nakakatakot yan yung, actually nakakatakot yan pag yumaman tayo nang wala sa panahon. Yun ang mas nakakatakot. Yung mga yun, mayayaman, tinatawanan sa akin siguro. Eh, kasi kayo, wala kayong pera, wala kayong ano, third floor. Or something. Pero ibang gagamitin ng Diyos dyan pag hindi, nagloko din sila. Amen? Nakita naman yung ganun, mayayaman, sira pamilya. Wala ka nang hihingi, mayaman na kayo eh. Ba't mag-aaway pa kayo? Ganun din, pera din ang pinag-awayan. Yun ang totoo. Kaya ang lesson natin ngayong umaga, paghandaan natin yung mga storm. Meron yan. May darating yan. Mga anak nyo, magiging problema nyo yan. Kapatid nyo. Men, anong gagawin mo sa kuya mo? May kuya ka ba? Ikaw, nakalimutan ko yung pangalan ng dali, ha? Si Reden. Diba? Tama. May kuya ka ba? Wala rin. Yung tatay mo na lang, kunwari, nag-drugs yung tatay mo. Gusto mo ba yun? Anong gagawin mo? Ang laking problema nun. Diba? Naghiwalay yung magulang nyo. Ang hirap nun. Diba?
namatayan ka ng ano, wala walang trabaho. Ang hirap niya, paano mo paghahandaan yan? Magandaan mo ngayon yan. Ihanda mo yung puso mo. Ihanda mo yung utak mo. No? Patibayin mo na yung sikmura mo. Patibayin mo yung dibdib mo. Yun ang ano dun, figure of speech dun eh. Diba? Ano sabihin ng matibay yung dibdib? Namatayan ka, may problema dito. Laban lang. Ganon, diba? Puso. Ganon, dapat. May puso tayo sa paglaban din sa mga to. Ngayon, ito yung kailangan natin ngayon. Diba? Matanggap natin na realidad ng bagyo, ang mga problema sa buhay, hindi mawawala. Ano kailangan mo gawin? Palakasin mo yung sarili mo. Pag natetem ka na sisihin ng Diyos, wag. Amen? Tumawag ka sa Diyos, huwag mo siyang sisihin. Malaking kalokohan yun. At yun nga, sinasabi ko siya, marami naging atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos ngayon, dahil dyan. Nagkaroon ng problema, namatayan ng kung sino, nagnawala ng kung ano, biglang din naniwala sa Diyos, gano'ng kabaliw yun? Pwede ba yun? Ay, nawala lang ang pera, ay, walang Diyos. Hindi nawawala ang Diyos, di ba? Pero naloko na yung utak mo pag nawala yung Diyos sa utak mo. Hindi nawawala ang Diyos. Kailangan mo lang maging malakas. Kailangan mo lang maintindihan yung dapat maintindihan. Hindi nawawala ang Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos. Hindi siya nagiging mahina. Ay, ang hina naman ang Diyos. Nag-pray ako isang beses eh. Hindi naman nawala yung bagyo. Ilang beses na ako nag-pray. Hindi siguro kaya ng Diyos ako bigyan ng ganyan. Anong pinag-pray nyo, Rafi? Ito, masipag ang tatay nito. Ang prayer ko dito sa mga to, yan, maligtas, magsumikap, gamitin ng Diyos. Yung pera, hindi mahirap yan. Nasabi nga sa inyo, kaya yung mga siraulo, kaya sila naisiraulo sa pera kasi sobrang daming pera. Ang pera po, ano lang yan? Ano yung pera? Diba, ano lang yan? Pinapalit lang yan sa resources. Kaya may pera, kailangan ko ng pagkain, gatabaho ako, bibiling ko yung, ano mo yan, palay, diba? Naubos ba palay? Magtanim ka lang dyan, di maubos yan. Prutas yan, nahubulok araw-araw yan eh. Yung mga isda, dahil isda sa dagat, kukuhain na lang na, hindi naubos yan, amen? Ano gusto kong sabihin? So, kailangan lang natin maging tama yung attitude natin sa Diyos, amen? Hindi mahina ang Diyos. Pangatlo, ang Diyos, madali lang sa kanya yan. Pag talaga dumating, ano, sakit, hindi mo malaman. Sabi ng doktor, wala nang gamot dyan. Doktor na yung nagsabi, walang gamot. Ang gagawin mo? Diba? Tumakbo ka lang sa Diyos kahit ano pa yan. Kung hindi ka man gumaling, at least ma-restore ka niya. Ma-maintain ka niya kung talagang gagamitin ka pa ng Diyos. Amen? At least may gamot, diba? May lakas kang, at least. So, yun yun. Amen? So, yung problema talaga dito, yung sinasabi dito. And he said unto them, why are ye so fearful? Nagduwag ba kayo? Wala kayong pananampalataya? Hindi nyo ba alam, ginawa ko lahat to? Eh, yung bagyo lang yan. Ganun ang mga Panginoon Diyos, tas wala kang tiwala sa Diyos. So, wag ganun, amen? So, yun lang, ha? Asahan natin yung mga problema, marami yan. Pero, pag ang Panginoon na magliligtas sa'yo, wala problema dyan. Amen? Sige po. Well, let's pray. Panginoon, maraming salamat at nakahon, Panginoon, na nag-pray namin, makahon kami din sa problema nito, Lord. Ang karamihan naman sa akin, Panginoon, nasanay na rin. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Ay, kayo pa nagpo-provide. At least, kumaapaw pa rin po ang pagpapala, Panginoon. May mga nagtutulungan, natuto rin po kami sa inyong salita. At yung mga iba, Panginoon, na medyo iba naman ang problema sa pamilya, sa ano man yan, mga kabataan ito, Lord. Mga problema rin sa personally, Panginoon, na abutin niyo po, Lord, sila. Mga ginagawa namin, pag-aaral niyo salita, ito po yung mahanda sila, Panginoon, sa mga dating na problema. Ano man niya, Panginoon, sa relationship, pera, Panginoon, ganyan naman mga problema namin. We pray na mandaming utak, aming puso. Matibay kami sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lagi lang kami sa inyo itatawag, maglilingkod, mapatuloy, Panginoon. So, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.